Sa ilalim ng malaking tulay na nag-uugnay sa dalawang bahagi ng lungsod, doon nagsimula ang buhay ni Alan. Isang gabing malakas ang ulan at halos wala ng tao sa lansangan. Narinig ni Mang Tino, isang matandang pulube ang iyak ng isang sanggol. Nakita niya ang isang munting basket sa tabi ng basurahan, tila iniwang walang bahala. Nilapitan niya ito at tumambad sa kanya ang isang sanggol na umiiyak, nababasa ng ulan at nanginginig sa lamig. Diyos ko, kawawa naman itong batang to. Bulong ni Mang Tino habang kinuha niya ang sanggol at itinago sa kanyang lumang jacket. Wala siyang anak at sa totoo lang, wala rin siyang kakayahang mag-alaga ng bata. Ngunit nang makita niya ang inosenteng mukha ng sanggol, naramdaman niya ang awa at pagmamahal na para bang tunay niyang anak. Simula ng gabing yun, itunuring niya ng anak si Alan. Habang lumalaki si Alan, nasanay siya sa buhay sa lansangan kasama si Mang Tino. Tuwing umaga, gigising siya sa ilalim ng tulay, kasama ang iba pang pulubi at palaboy na natutulog doon. Kakatok siya sa mga bahay o kaya'y maghahalukay ng mga basurahan para makahanap ng pagkain. Marami na siyang natutunan mula sa kanyang tatay, na si Mang Tino, lalo na ang pangangalakal at pamamasura. Bagaman mahirap ang buhay, hindi niya nararamdaman na nag-iisa siya. Isang araw, habang nangangalakal si Alan sa isang basurahan sa gilid ng isang mataong kalsada, tinawag siya ni Mang Tino. Alan, halika nga rito, may sasabihin ako sa iyo. Lumapit si Alan sa kanyang tatay. Bit-bit ang ilang plastic na bote na nakuha mula sa basurahan. Ano po yun, tay? Tanong niya habang nilalagay sa kanyang lumang sako ang mga bote. Alam mo anak, hindi man kita tunay na anak, mahal pa rin kita, na parang tunay kitang kadugo. Sabi ni Mang Tino, may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Gusto ko lang sabihin sa iyo na noong bata ka pa, natagpuan kita nung sanggol ka pa lang. Iniwan ka sa ilalim ng tulay. Simula noon, ako na ang nag-alaga sa iyo. Napatigil si Alan sa kanyang ginagawa. Bagaman alam niyang hindi siya tunay na anak ni Mang Tino, ngayon lang niya narinig ang buong kwento ng kanyang pagkakakita. Hindi niya lubos maisip kung anong uri ng mga magulang ang kayang itapon ng sarili nilang anak. Bakit kaya nila ako iniwan, tay? Tanong ni Alan, may halong lungkot at galit sa kanyang tinig. Hindi ko alam anak, pero ang alam ko, may dahilan ang lahat ng bagay at ang mahalaga kahit paano magkakasama tayo. Sagot ni Mang Tino, sabay tapik sa balikat ni Alan. Bagaman salat sa yaman, ramdam ni Alan ang pagmamahal ni Mang Tino sa kanya. Sa tuwing gabi, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw ng pangangalakal, magpapahinga silang dalawa sa ilalim ng tulay, magkikwentuhan tungkol sa araw nila at mga pangarap nila sa buhay. Para kay Alan, sapat na ang mga munting sandalang ito para mapawi ang pagod at pangarapin ang isang magandang kinabukasan. Isang gabi, habang nakahiga sa ilalim ng tulay at pinagmamasdan ng mga bituin, natanong ni Alan ang kanyang sarili. Hanggang kailan kaya kami ganito ni Tatay Tino? May pag-asa kaya kaming umahon sa hirap? Napatingin sa kanya si Mang Tino at tila nabasa ang iniisip ng binata. Anak, ang mahalaga ay hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi man tayo mayaman sa material na bagay basta't puno ng pagmamahal ang puso natin, mayaman na tayo dun. Ngumiti si Alan at bumalik sa pagtitig sa mga bituin. Alam niyang mahirap ang buhay na kinagisnan niya. Ngunit sa piling ng Mang Tino, natutunan niyang pahalagahan ang bawat araw na dumadaan. Ang kanilang mga simpleng pagsasama ay naging kanyang lakas at inspirasyon para harapin ang bawat hamon na darating. At sa kabila ng lahat, napanatili ni Alan ang pag-asang balang araw, magbabago rin ang takbo ng kanyang buhay. Habang lumilipas ang mga taon, lalong naging mahirap ang buhay nila Alan at Mang Tino. Hindi lamang ang kahirapan ang kanilang kalaban, kundi pati na rin ang panghuhusga ng ibang mga tao. Sa tuwing maglalakad sila sa tabi ng mga matataong kalsada o kaya sa mga palengke, madalas silang tinitignan ng masama ng mga taong nandidiri o kaya'y nag-aalinlangang lumapit sa kanila. Diyos ko, parang hindi naman naliligo ang mga yan. Narinig ni Alan ang bulong ng isang ale habang sila'y dumadaan. Nakakaawa pero dapat yata iwasan lang natin yan. Sabi naman ng isa pang matandang babae na nagtatakip ng ilong. Si Alan kahit nasanay na sa ganitong mga eksena ay hindi pa rin maiwasang makaramdam ng kirot sa tuwing makakarinig siya ng mga ganitong salita. Tay, bakit ganun sila makatingin sa atin? Minsan niyang naitanong kay Mang Tino habang sila'y nagpapahinga sa tabi ng isang lumang gusali. Anak, hindi natin kayang baguhin ang isip ng ibang tao, pero kaya naman nating baguhin ang sarili natin. Huwag mong hayaang sumira ang kanilang panghusga sa paniniwala mo sa sarili mo. Sagot ni Mang Tino,
na tila sinasadyang gawing matibay ang loob ni Alan. Bagamat sinikap ni Alan na magpakatatag, may mga pagkakataong hindi niya maiwasang mainggit sa ibang tao, lalo na tuwing nakakakita siya ng mga masasayang pamilya sa parke. Madalas niyang mapansin ang mga batang kasing edad niya na kasamang naglalaro ng kanilang mga magulang, nagkakatuwaan at nagtatawanan. Kapag ganito ang tanawin ang nasa harap niya, isang mabigat na paglungkot ang dumadapo sa kanyang puso. Bakit kaya hindi ko nararanasan yan? Bulong ni Alan sa sarili habang pinagmamasdan ang isang pamilya na masayang nagpipiknik sa ilalim ng puno. Bakit kailangan ko maghanap buhay araw-araw para lang makaraos? Habang ang iba, masaya at komportable sa buhay nila. Minsan habang sila Mang Tino ay nangangalakal sa isang tambak ng basura, napadaan sila sa isang magarbang tindahan ng laruan. Doon, nakita ni Alan ang isang batang lalaking may edad na 7 o 8. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang nanay habang pumipili ng laruan. Masaya ang bata habang pinapakita sa nanay ang isang robot na laruan. Napabuntong hininga si Alan. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakahawak ng isang laruan o kung nakahawak man siya noon ng kahit na anong bagay na magdudulot sa kanya ng ganoong kasiyahan. Sana minsan man lang maranasan ko rin yan. Bulong niya habang pinapanood ang batang masaya kasama ang kanyang nanay. Ngunit kahit ganito ang nararamdaman ni Alan, hindi niya ipinapakita kay Mang Tino ang kanyang pangungulila. Para kay Alan, sapat na ang pagmamahal at aruga ng matanda upang mapawi ang lahat ng hirap na kanyang nararamdaman. Pinilit niyang ibaling ang kanyang atensyon sa mga bagay na kaya niyang kontrolin, ang kanilang araw-araw na pakikipagsapalaran sa kalsada. Alam niyang ang bawat araw na pumapasok ay isang bagong pagsubok na kailangan nilang harapin. At sa likod ng lahat ng ito, nanatili siyang puno ng pag-asa na darating ang araw na magbabago rin ang kanilang kapalaran. Sa kabila ng lahat ng hirap, nagpatuloy si Alan sa pangangalakal at pamamasura. Hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Mang Tino na itinuring niyang tunay na ama. Sa kanyang murang edad, natutunan niya ang buhay ay puno ng sakripisyo at paghihirap. Ngunit sa bawat patak ng pawis at bawat patak ng luha, may kaakibat itong kalakasan at pag-asa para sa kinabukasan. Si Alan ay lumaki sa ilalim ng isang sistemang hindi pabor sa mga tulad nila ni Mang Tino. Habang ang ibang mga bata ay pumapasok sa paaralan at natututo ng iba't ibang bagay, si Alan naman ay nakikipagbuno sa pang-araw-araw na buhay sa lansangan. Hindi siya nakapag-aral dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon. Ang kanyang mga klase ay ang mga tambak ng basura at mga lansangang punong-puno ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Ang kanyang mga guro ay si Mang Tino at ang karanasan ng paglilimas ng buhay mula sa putikan. Ngunit hindi lubos na nakakulong si Alan sa kamangmangan. Sa bawat araw na lumipas, may mga pagkakataon na lumalapit ang ilang volunteer, mga tao na may malasakit sa mga batang lansangan, at nagbibigay ng simpleng aralin sa pagbasa at pagsulat. Dahil dito, natutunan ni Alan ang mga pangunahing kaalaman. Alam niya kung paano bumasa ng mga simpleng salita at sumulat ng mga letra. Hindi ito kasing husay ng mga batang pumapasok sa paaralan, ngunit sapat na para mabasa niya ang ilang mga karatula sa kalye o makapagsulat ng pangalan sa papel. Isang araw habang naglalakad sila ni Mang Tino sa gilid ng isang eskinita, may napansin si Alan na karatula sa tapat ng isang paaralan. Bagaman maraming bahagi ng mga salita ang hindi niya naintindihan, naiintindihan niya naman ang mga pangunahing mensahe nito. Napangiti siya nang mabasa ang ilang bahagi, kahit pa nahirapan siya sa ibang salita. Nakatingin si Mang Tino sa kanya at minsan niyang naitanong, "Alan, ayos lang ba sa'yo na hindi ka nakapag-aral tulad ng ibang mga bata?" Huminto si Alan sa paglalakad at tumingin sa kanyang tatay tatayan. Alam niya na si Mang Tino ay halos walang alam sa pagbabasa at pagsusulat. Ang matanda kasi ay lumaki rin sa lansangan at hindi rin pinalad na makatikim ng edukasyon. Pero batid ni Alan na nag-aalala ito para sa kanyang kinabukasan. "Oo naman tay, para lang naman sa mga may kayang edukasyon," sagot ni Alan habang sinusubukang magpanggap na wala siyang pangarap na makapag-aral. "Hindi ko naman kailangan yan para mabuhay, sapat na yung natutunan ko mula sa iyo at mga karanasan ko dito sa kalsada tay." Ngunit kahit paano, naramdaman ni Mang Tino ang lungkot sa tinig ng bata. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Alan, na sa kanilang kalagayan tila imposibleng makapasok sa eskolahan at makapag-aral tulad ng ibang bata. Pero hindi na rin maiwasang malungkot para sa bata na nakikita niyang may potensyal ngunit tila limitado ang mga pagkakataon. "Huwag mo sanang isipin na hindi mahalaga ang edukasyon, Alan," sabi ni Mang Tino, halos bulong ang tinig.
marami kang matututunan pa sa buhay at sana darating din ang araw na magkakaroon ka ng pagkakataon na mag-aral. Ngumiti si Alan kahit ramdam niya na may lungkot sa kalooban ni Mang Tino. Para kay Alan, ang buhay ay masyadong puno ng mga praktikal na pangangailangan upang bigyang pansin ng mga pangarap na tila imposible namang makamit. Sa kabila ng lahat, tinanggap na niya ang katotohanan ng kanilang buhay, isang buhay na puno ng paghihirap. Ngunit sinisikap niyang gawing mas mabuti para sa kanilang dalawa ni Mang Tino. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi niya maaaring hangarin ang mga bagay na wala sa kanilang abot kamay. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang maaaring mangyari kung siya ay isa sa mga batang may sapat na pagkakataon upang makapag-aral at matutunan ng mga bagay na nakikita lamang niya mula sa malayo. Habang tumatanda si Alan, unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Ang batang minsang nangangalakal sa matambak ng basura ay naging isang binatang matipuno, puno ng sigla at lakas. Dahil sa kanyang paglaki at pagmamature ng katawan, mas lalo niyang nagagampanan ang iba't ibang uri ng trabaho na dati-rati hindi niya kayang gawin. Nandiyan ang pagbubuhat ng mabibigat na sako sa palengke, ang pagdi-deliver ng mga produkto sa mga tindahan at ang paminsang pamamasada ng kariton na puno ng kalakal. Dahil dito, tumaas ang kanilang kinikita, sapat upang makabili ng mas marami at mas masustansyang pagkain. Ngunit habang si Alan ay lumalakas, ang kanyang tatay-tatayan na si Mang Tino ay unti-unti namang humihina. Ang matandang minsang matikas at kayang sabayan si Alan sa anumang trabaho ay nagsimulang bumagal at madalas ay hinihingal na lamang. Bawat hakbang ay tila mabigat at ang mga dating magaan na gawain ay nagiging napakahirap na para sa kanya. Napansin ni Alan na madalas nang inuubos si Mang Tino at hindi na ito kayang magtrabaho ng matagal. Isang umaga, habang nagbubuhat si Alan ng mga sako ng kalakal, napansin niyang tila hindi makasabay si Mang Tino. Nakaupo lamang ito sa isang tabi, nakasandal sa dingding at tila hinihingal, habang tinitignan si Alan na patuloy sa pagtatrabaho. Lumapit si Alan at lumuhod sa harap ng matanda, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. "Tay, okay ka lang ba? Bakit hindi ka muna magpahinga?" Alok ni Alan. Alam na niya ang sagot ngunit hindi maiwasang itanong. "Huwag kang mag-alala anak, kayo ko pa naman," sagot ni Mang Tino. Pilit na ngumiti ngunit halatang nahihirapan. Ngunit hindi na makatiis si Alan. Hindi na niya kayang panoorin ang kanyang tatay-tatayan na nahihirapan. "Tay, huwag mo na akong alalahanin, ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka na lang sa ilalim ng tulay, ako na ang magtatrabaho para sa ating dalawa," sabi niya, puno ng determinasyon. Bagaman nais ni Mang Tino na tumulong, alam niya na sa kanyang sarili na hindi na niya kayang sabayan ang bilis at lakas ni Alan. Napansin niya ang pagkamatipid ng kanyang hininga at ang panghihina ng kanyang katawan. Tumango siya at tinanggap ang alok ni Alan, kahit masakit sa kanyang loob na hindi na siya makakapag-ambag tulad ng dati. "Salamat anak, napakabuti mo," mahinang sabi ni Mang Tino habang hinahaplos ang balikat ni Alan. Dahil dito, mas naging mabigat ang responsibilidad ni Alan. Sa araw-araw na pamamasada at pangangalakal, siya na lamang ang nagdadala ng kanilang kabuhayan. Tuwing umaga, pagkatapos si paghanda si Mang Tino ng kanilang agahan mula sa kakarampot nilang kinikita, iiwanan niya ito sa ilalim ng tulay upang magpahinga. Lalakad si Alan sa mga pamilihan at mga daanan ng tao. Dala ang kariton o sako, naghahanap ng anumang mapagkakakitaan. Kahit na mabigat sa kalooban ni Alan na makita si Mang Tino na nagkakaedad at nanghihina na, hindi niya pinapakita ang kanyang alalahanin. Sa halip, mas lalo siyang nagsusumikap upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang matanda. Kahit sa kabila ng kanilang kahirapan, sa tuwing makakauwi siya ng gabi, lagi siyang may dala. Kahit konting pagkain o ilang piraso ng prutas, alam niyang magugustuhan ito ni Mang Tino. At sa bawat araw na dumaraan, natutunan niyang pahalagahan ang bawat sandaling kasama niya pa ang matanda. Alam niyang hindi na ito magtatagal. "Mahalaga sa akin na makita kang nagpapahinga, tay. Kaya ako nalang bahala sa atin, ha?" Madalas sabihin ni Alan kay Mang Tino na lagi namang tumutugon ng isang mapagkumbabang ngiti. Sa mga sandaling ito, nararamdaman ni Alan ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga balikat. Ngunit alam niyang ito ang kanyang paraan upang masuklian ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo ni Mang Tino sa kanya. Sa araw-araw na trabaho ni Alan sa palengke, kahit naabala siya sa pagbubuhat ng mga sako at pagtulong sa mga paninda, hindi mawala sa isip niya ang kahalagahan ni Mang Tino. Alam niya kasing mahina na ang matanda, ngunit meron pa rin itong likas na katigasan ng ulo. Kahit na
Iniwan na niya ito sa ilalim ng tulay upang magpahinga. May mga pagkakataong pag-uwi ni Alan sa gabi, aabutan niyang wala si Mang Tino sa kanyang taguan. Sa halip ay natatagpuan niya itong namamasura pa rin. Dala ang maliit na sako na puno ng kung ano-anong bagay na nakuha mula sa mga basurahan. Isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho, naabutan ni Alan si Mang Tino na nakaupo sa gilid ng kalsada, hinihingal at halatang pagod. Dala-dala nito ang isang sako na puno ng mga bote at karton. Napabuntong hininga si Alan. Agad na lumapit at tinulungan ng matanda. Tay, sabi ko naman po magpahinga na lang kayo sa ilalim ng tulay eh. Ako na po ang bahala sa lahat. Sabi ni Alan, may halong pag-aalala at pagod na rin sa kanyang tinig. Ngumiti si Mang Tino, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Anak, hindi ko talaga kayang magpahinga na lang. Sana'y ako may ginagawa. Ang buhay ko mula pagkabata hanggang ngayon, palaging gumagalaw. Kahit nung may sakit ako, hindi ko kayang humiga lang. Kailangan kong kumilos kahit papaano. Pero Tay, hindi niya po kailangan gawin to. Ako na ang bahala, di ba? Kaya nga ako nagtatrabaho ng maigi para hindi na kayo mahirapan eh. Pagpupumilit ni Alan, pilit na inaalis ang sako sa kamay ng matanda. Hindi mo naiintindihan anak. Mahinang tugon ni Mang Tino habang pinipigilan ng mga luha na gusto nang kumawala. Ang kalsada ang buhay ko at hindi ako sanay na walang ginagawa. Hindi ito tungkol sa kailangan kundi sa nakasanayan. Nakakabahala na walang ginagawa, parang may kulang sa katawan ko eh. Napatigil si Alan sa kanyang ginagawa, napaisip sa sinabi ni Mang Tino. Alam niya mula pagkabata nito, ito na ang naging mundo ng matanda, ang paglalakad sa kalsada, paghahanap ng makakain, pangangalakal ng basura. Ito ang buhay na kinalakihan ni Mang Tino at hindi madaling bitawan iyon, kahit pasabihin mong may mas madali at mas komportableng paraan. Tumango si Alan, tinanggap na hindi niya mababago ang nakasanayan ni Mang Tino. Sige po Tay, pero pangako, mag-iingat kayo ha, mangako po kayo sa akin. Ayoko po kayo mapahamak. Sabi niya, puno ng pangunawa. Ngumiti si Mang Tino at marahang tinapik ang balikat ni Alan. Oo naman anak, pangako. At salamat sa iyong pag-aalala, pero huwag ka nang mag-alala, matibay pa ako kahit papaano. Sa kabila ng kanilang kalagayan, naramdaman ni Alan ang lalim ng koneksyon nila ni Mang Tino. Hindi na lamang ito isang ugnayan ng tagapangalaga at inaalagaan, kundi isang relasyon na puno ng respeto at pagmamahal. Habang nagpapatuloy ang kanilang araw-araw na pakikipagsapalaran sa lansangan, natutunan ni Alan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa mga bagay na nagbibigay kahulugan dito. At para kay Mang Tino, ang kalsada ang nagbigay kahulugan sa kanyang buhay, isang bagay na hindi madaling bitawan kahit sa dulo ng kanyang lakas at panahon na natitira sa mundo. Habang abala si Alan sa kanyang trabaho sa palengke, nakarinig siya ng mga pag-uusap mula sa mga tindera at mamimili. Ang ingay ng mga bulong at chismis ay biglang naging malinaw nang marinig niya ang isang salitang pumukaw sa kanyang atensyon. Nasagasaan. Agad siyang nakinig ng mas mabuti. At ang mga sumunod na salita ay bumuo ng isang kwento na nagpasiklab ng takot at pangamba sa kanyang dibdib. Kawawa naman yung matanda, sabi ng isang tendera habang nag-aayos ng kanyang paninda. Pulubi lang daw na mamasura sa gilid ng kalsada, nasagasaan tapos hit and run pa. Wala raw nakakita ng plaka ng sasakyan, kawawa naman. Napalunok si Alan. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya at agad niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya mapakali. Biglang nag-alala para kay Mang Tino. Mabilis siyang lumapit sa mga nagbubulungang tendera. Pilit na hinahaplos ang katotohanan sa kanyang isipan. Ano pong sabi niyo? Saan po yung matandang nasagasaan? Tanong ni Alan. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Tumingin sa kanya ang isang tendera at mabilis na itinuro ang direksyon sa gilid ng kalsada, malapit sa isang eskinita. Diyan lang banda. Sa tapat ng botika, marami ng tao doon. May mga pulis na rin sa lugar. Mabilis na tumakbo si Alan patungo sa direksyon na itinuro ng tendera. Habang papalapit siya, nakita niya ang mga taong nagkukumpulan sa isang lugar. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-awa at pagkabigla. Narinig niya ang sirena ng isang ambulansya, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Sumisingit siya sa mga tao, pilit na lumalapit sa gitna ng kumpulan. Nang makarating siya sa harap, nakita niya ang isang eksena na nagpabagsak sa kanyang kalooban. Naroon ang isang katawan, nakahandusay sa kalsada, balot ng isang lumang kumot. Kilalang kilala niya ang damit at ang medyas na suot ng matanda. Si Mang Tino,
ang kanyang tatay-tatayan, ang tanging pamilya na nakilala niya sa lansangan. Hindi siya makapaniwala. Parang nanigas ang kanyang katawan habang nakatitig sa walang buhay na katawan ng matanda. Walang kamag-anak ang matanda. Narinig niyang sabi ng isang polis habang kausap ang ilang mga nagmamasid. Dadalhin na lang sa morgue at isusuko niya sa gobyerno ang katawan para masikaso. Hindi makagalaw si Alan. Para bang biglang naging mabigat ang lahat sa kanya. Ang hangin, ang kanyang mga paa, pati ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang nakita. Ang taong naging sandigan niya, ang nagpalaki at nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang alam sa buhay, ay nawala na. At sa isang trahedyang hindi niya kayang baguhin. Lumapit siya sa katawan ni Mang Tino. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang marahang hinahawakan ang kamay ng matanda. Tay! Bulong niya. Halos walang tinig. Ngunit puno ng lungkot at pangungulila. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang iniisip ang mga huling araw na kasama niya si Mang Tino. Ang kanilang mga pag-uusap. At ang mga pangarap na kahit maliit ay pinanghawakan nilang dalawa. Ngunit alam ni Alan na sa kabila ng lahat, wala siyang magagawa upang mabigyan ng maayos na libing ang matanda. Wala silang sapat na pera at alam niyang ang gobyerno na lamang ang mag-aasikaso sa mga huling sandali ni Mang Tino. Kaya naman hindi na niya pinigilan ng mga polis na isakay ang katawan ni Mang Tino sa ambulansya. Sa kabila ng kanyang pagnanais na maibigay ang nararapat para sa kanyang tatay-tatayan, tinanggap niya ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ngunit habang nakatayo siya roon, nakatitig sa papalayong ambulansya, isinumpa ni Alan sa kanyang sarili na hinding-hindi niya makakalimutan ang lahat na itinuro ni Mang Tino sa kanya. Ang tapang, ang sipag at higit sa lahat ang pagmamahal. Sa pag-alis ng ambulansya, naramdaman ni Alan ang isang malaking kakulangan sa kanyang puso. Isang puwang na hindi na mapupunan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Para kay Mang Tino, para sa mga alaala na iniwan nito sa kanya at para sa pangakong ibinulong niya habang hawak ang malamig na kamay ng matanda. Matapos ang mapait na pagkawala ni Mang Tino, hindi na natagpuan ni Alan ang dating kasiglahan sa kanyang trabaho. Sa bawat araw na nagdaraan, tila ba ang bigat ng mundo ay patuloy na bumabalot sa kanya. Ibinuhos niya ang kanyang kalungkutan sa kanyang trabaho sa palengke. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya maiwasang tumulala at maglakbay sa kanyang isip habang nagbubuhat o nag-aayos ng mga kalakal. Madalas na nababangga ni Alan ang mga pader o mga istante ng mga tindahan na nagdudulot ng kalituhan at pagkabahala sa mga tendera. Ang mga pinggan at paninda na kanyang nasasagi ay nababasag o natatapon. At sa bawat pagkakamaling ito, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanilang tiwala sa kanya. Isang araw na pagpasya ng mga tendera na kausapin si Alan. Alan, sabi ng isang tendera, ang tinig ay puno ng pag-aalala at pag-aalangan. Alam naming nahihirapan ka pero sa ganitong kalagayan, baka mas mabuti na magpahinga ka muna. Nahihirapan din kaming bantayan ng mga paninda habang nagtatrabaho ka eh. Alam ni Alan na ito na ang katapusan ng kanyang trabaho sa palengke. Bagaman mabigat sa kanyang loob, nauunawaan niya ang desisyon ng mga tendera. Tumango siya. Tinanggap ang kanilang desisyon ng walang pagtutol. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi niya maibibigay ang buong sarili sa trabaho habang patuloy siyang nababalot ng lungkot. Habang naglalakad pa uwi sa ilalim ng tulay na minsang tinirhan nilang dalawa ni Mang Tino, ramdam ni Alan ang muling pagbalik ng kawalan ng pag-asa. Wala na siyang mapagkakakitaan at tila nawawala pa rin ang kanyang direksyon sa buhay. Subalit sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang poster na nakapaskil sa isang poste ng kuryente. Lumapit siya upang basahin ito. Naghahanap ng janitor, angkop para sa malalakas at masisipag na aplikante. Mag-apply na kayo sa eskwelahan sa kalapit na barangay. Sa kabila ng kanyang pangungulila, ramdam ni Alan ang bahagyang pag-asa na bumalik sa kanyang puso. Hindi siya nagdalawang isip. Diretso siyang nagtungo sa eskwelahan na tinutukoy sa poster. Nang makarating siya doon, agad siyang pumasok at nagtanong sa opisina ng administrasyon. Ang proseso ng kanyang aplikasyon ay mabilis at direkta. Pinagmasdan siya ng mga staff ng eskwelahan at napansin nila ang kanyang matipuno at batang pangangatawan. Alam nilang kakayanin ni Alan ang trabaho ng pagiging janitor at bagaman pulubi lang siya, nakita nila ang kanyang determinasyon. Tanggap ka na Alan, sabi ng isa sa mga staff matapos ang isang maikling interview. Maaari kang magsimula bukas at dahil wala kang permanenteng tirahan, maaari kang matulog sa storage area ng eskwelahan. Siguraduhin mo lang na palaging malinis yun.
hindi mapaliwanag ni Alan ang kanyang tuwa. Mula sa isang buhay sa ilalim ng tulay, ngayon ay nagkaroon siya ng bagong pagkakataon. Bagaman simple lang ang trabaho bilang janitor, nararamdaman niya na unti-unti nang umaayos ang kanyang buhay. May matutuluyan na siya at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kung saan siya matutulog o kung paano siya maghahanap buhay. Sa unang gabi sa eskwelahan, habang nakahiga sa storage area, ramdam ni Alan ang kakaibang kapayapaan. Bagaman patuloy ang kanyang pangungulila kay Mang Tino, naramdaman niya na ito na ang simula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Isang pagkakataong magpatuloy at mag-umpisa muli. Bagaman masaya si Alan sa kanyang bagong trabaho bilang janitor sa eskwelahan, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng diskriminasyon na bumabalot sa kanya. Sa tuwing lumalapit siya sa ibang mga staff, nararamdaman niya ang malamig na tingin at malalim na pag-aalinlangan. May mga pagkakataon pa nga na parang nagiging hangin lamang siya, hindi pansin o di kaya iniiwasan ng mga ito. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Alan ay parang wala siyang halaga, tulad ng basurang kanyang nililigpit araw-araw. Hindi rin naging madali ang pakikitungo ng mga estudyante at mga magulang sa kanya. Kapag naglilinis siya ng pasilyo, madalas siyang tinataboy o nilalayuan, para bang madumi ang kanyang presensya. May mga batang tumatawa pa sa kanya, nagtuturo at nagbubulungan, habang ang ilan ay tahasang nilalampasan siya na para bang wala siyang mukha o pangalan. Bagaman nasasaktan si Alan, pinili niyang hindi na lamang magpahalata. Sanay na siya sa ganitong trato mula sa ibang tao, pero sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang lungkot na bumabalot sa kanyang dibdib. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nagiging dahilan ng kanyang kasiyahan, ang mga klase. Matapos niyang tapusin ang kanyang mga gawain sa eskwelahan, madalas na tumatambay si Alan sa labas ng isang silidaralan. Dito siya tahimik na nakikinig sa pagtuturo ng mga guro na para bang estudyanteng sabik na matuto. Sa bawat salitang binibigkas ng guro, nararamdaman ni Alan na lumalawak ang kanyang kaalaman at unti-unting lumiliwanag ang mundong dati ay napakadilim. Isang araw nga, habang nakatayo si Alan sa labas ng isang silidaralan, napansin siya ng guro na nagtuturo. Sa halip na pagalitan o itaboy siya, ngumiti ang guro at tinanong siya, "Gusto mo bang pumasok, Alan? May bakanteng upuan sa likod, pwede kang makinig ng mas maigi." Nagulat si Alan sa kabaitan ng guro. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng ganitong pagkakataon. Mabilis siyang tumango at pumasok sa loob ng klase. Tahimik siyang umupo sa likod. Pilit na iniiwasan ng mga tingin ng mga estudyanteng nagtataka sa kanyang presensya. Ngunit hindi nagtagal, nabalot siya ng kagalakan habang nakikinig sa aralin. Tila ba nasa loob siya ng isang mundo kung saan wala siyang iniisip na problema. Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Alan ang pagtambay sa mga klase, pagkatapos ng kanyang trabaho. Ang mga guro, kahit pa may ibang mga staff na tinitignan siya ng may pag-aalinlangan, ay hinayaan lamang siyang manatili sa loob ng silidaralan. May mga pagkakataon pa nga na kapag kaunti lang ang mga estudyante, binibigyan siya ng papel at lapis ng guro upang makasabay sa pagsusulat. Dito, unti-unting lumawak ang kanyang kaalaman, mula sa simpleng pagbabasa at pagsulat hanggang sa mga pangunahing aralin sa agham, matematika at kasaysayan. Ang mga oras na ginugugol ni Alan sa eskwelahan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Bagaman patuloy pa rin ang diskriminasyon na nararanasan niya mula sa iba, ang kanyang pagkakasabik sa pagkatuto at ang kabaitan ng ilang mga guro ay nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Unti-unti niyang nararamdaman na may halaga pa rin siya at may pag-asa pa rin sa hinaharap. Isang bagay na dati ay tila imposible niyang makamit. Isang gabi, habang pabalik si Alan sa eskwelahan mula sa palengke kung saan siya ay natusang bumili ng mga cleaning supplies, ay may narinig siyang kakaibang ingay sa gilid ng kalye. Isang mahinang iyak na tila humihingi ng saklolo. Sa kanyang pag-uusisa, narating niya ang isang madilim na iskinita na bihira ng daanan ng tao, lalo na sa ganoong oras ng gabi. Sa kaloob-looban ng iskinita, nasumpungan ni Alan ang isang sanggol, nakabalot lamang sa maruming kumot at iniwan sa malamig na sahig ng kalye. Walang sinumang nagbabantay o nag-aalaga sa batang ito, at malinaw na ito'y inabandona ng mga magulang o na kung sinumang nag-iwan sa kanya doon. Lumapit si Alan sa sanggol, at sa bawat takbang na kanyang ginagawa, bumalik sa kanyang alaala ang mga kwento ni Mang Tino kung paano siya natagpuan ng matanda noong sanggol pa siya, iniwan din sa ilalim ng tulay. Nabuo sa puso ni Alan ang matinding awa at simpantya para sa walang kalaban-laban na sanggol.
naalala niya ang kanyang sariling karanasan kung paanong si Mang Tino ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay at lumaki kahit sa hirap ng buhay sa lansangan. "Hindi ko kayang iwan ka dito." Mahina at puno ng emosyon na bulong ni Alan habang marahan niyang binuhat ang sanggol. Ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi na bumabalot sa murang katawan ng bata. "Kung may magagawa ako para matulungan ka, gagawin ko yun. Tulad ng ginawa sa akin ni Mang Tino." Sa paghawak niya sa sanggol, ramdam ni Alan ang bigat ng responsibilidad na kanyang kinakaharap. Ngunit higit pa rito, ramdam din niya ang matinding pangarap na mabigyan ng batang ito ng mas magandang buhay. Isang bagay na hindi niya naranasan, ngunit maaari niya namang maibigay sa iba. Kinabukasan matapos siguraduhin na ang bata ay ligtas, kagad itong ipinaalam ni Alan sa mga staff ng eskolahan. Alam niyang magiging malaking pagbabago ito sa kanyang buhay, ngunit handa siyang harapin ang lahat para sa sanggol na kanyang kinupkop. "Ano na ang gagawin mo ngayon, Alan?" tanong ng isang guro na may halong pag-aalala. "Ang responsibilidad ng pagpapalaki ng bata ay hindi biro. Sigurado ka na ba sa desisyon mo?" "Hindi ko naman po kayang iwan ng bata." Matatag na tugon ni Alan. "Alam ko po kung gaano kahirap lumaki na walang nag-aalaga. Kung may magagawa ko para mapabuti ang buhay niya, gagawin ko yun. Ang sweldo ko naman po ay sapat na para sa aming dalawa at gagawin ko ang lahat para masiguro na maaalagaan siya ng maayos." Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, napagdesisyonan ng mga staff na payagan si Alan na kupkupin ang sanggol. Bagamat may mga agam-agam, nakita nila ang determinasyon sa mga mata ng binata. Alam nilang handa si Alan na magsakripisyo para sa batang ito. At kahit papaano, siya ay karapat dapat bigyan ng pagkakataong magtagumpay sa bago niyang responsibilidad. Mula sa araw na iyon, naging bagong layunin ni Alan ang pagpapalaki sa sanggol na kanyang inampon. Ang dating napakaalat ng buhay niya ay nagkaroon na ng bagong direksyon, puno ng pag-asa at pagmamahal para sa batang nakita niyang isang pagkakataon upang mabuhay ng may mas higit pang kahulugan. Sa pagkalipas ng mga araw, si Alan ay naging mapagmalaki at nagmamalasakit na tatay para kay Santino, ang sanggol na kanyang napulot. Sa kabila ng hirap ng buhay, sinikap niyang maging maayos ang kalagayan ng bata, mula sa pagkain at pangangalaga, hanggang sa pagtiyak na makakahanap sila ng kaunting kasiyahan sa bawat araw. Ang pag-aalaga sa sanggol na iniwan sa kanya ay nagbigay ng bagong pag-asa at layunin kay Alan at patuloy niyang ipinaglalaban ang mga hamon ng buhay para sa kaligtasan at kapakanan ni Santino. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, unti-unting lumalaki si Santino. At noong siya ay umabot ng isang taon, nagbago ang kanilang buhay sa isang kakaibang paraan. Si Alan na dati hindi gaanong nagmamasid sa paglaki ni Santino ay nagsimulang mapansin ang kakaibang talino ng bata. Hindi tulad ng ibang mga samgol na madalas ay naglalaro lamang o nag-aasal na parang bata, si Santino ay tila may ibang antas ng konsentrasyon at pag-unawa sa mga bagay. Isang araw habang nagkakaroon ng klase ang mga estudyante sa eskolahan, dinala ni Alan si Santino upang makinig sa pagtuturo. Sa oras na iyon, ang guro ay nagtuturo ng simpleng matematika, mga operasyon tulad ng addition at subtraction. Nakaupo si Santino sa likod ng silidaralan, tahimik na nakikinig sa leksyon, habang ang ibang mga estudyante ay nagmumukhang naguguluhan sa mga tanong ng guro. Si Santino ay tila nagkaroon ng matinding pagtuon. Nang matapos ang aralin, nagtaas si Santino ng kamay. Nagulat ang guro ngunit agad itong pinayagan. "May tanong ka ba, Santino?" "Ma'am, paano po kung ang 7 ay ibabawas ng 5, bakit 2 lang po ang natitira?" tanong ni Santino na sa kabila ng kanyang edad ay tila napakakomplikado ng kanyang katanungan. Ang tono ng kanyang boses at ang paraan ng pagtatanong ay nagpapakita ng kanyang matinding pag-unawa sa paksa. Ang mga estudyante sa paligid ay nag-angat ng kilay sa gulat. Hindi makapaniwala sa antas ng katanungan na ibinato ng isang taong gulang na bata. Ang guro na nahulog sa pagkagulat ay umiti at maingat na ipinaliwanag ang sagot. Habang si Alan ay nakatayo sa likod ng klase, lubos na nagulat at nagmamakaawa sa mga sagot na ibinigay ni Santino. Araw-araw, patuloy na ipinapakita ni Santino ang kanyang natatanging pag-intindi sa mga arali. Kahit na ang kanyang pagsasalita ay para sa kanyang edad, ang kanyang mga katanungan ay hindi nagkukulang sa lalim at tiyak na nagkukumpirma ng kanyang pag-unawa sa mga konsepto na lumalampas sa karaniwang antas ng isang bata sa kanyang gulang. Ang hindi pagkakaalam ni Alan sa kondisyon ni Santino, ang autism ay nagbigay daan sa kanya upang mas lubos na ma-appreciate ang natatanging kakayahan ng bata.
ang kanyang pagmamalaki sa bawat tagumpay ni Santino ay nagpapatunay ng kanyang direksyon sa pagiging tatay at patuloy na nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtanggap sa mga katangian ng kanyang anak. Anumang hirap at ginawa ang dala nito. Sa paglipas ng mga taon, si Santino ay lumago sa isang batang puno ng katalinuhan. Kahit na 5 taong gulang pa lamang siya, magaan na niyang naiintindihan ng mga konsepto at aralin na karaniwang matatagpuan sa high school. Madalas siyang pinapayagang makinig sa mga lecture ng mga guro at ang kanyang mga katanungan ay umabot na sa antas na hindi na kayang sagutin ni Alan. Isang hapon habang si Alan ay nagtatrabaho sa kanyang janitorial duty sa eskulahan, naisipan niyang tanungin si Santino tungkol sa mga tanong nito sa guro. "Santino, ano yung mga katanungan mo kanina sa klase?" tanong ni Alan. Umaasang makakakuha siya ng sagot na maipapaliwanag. "Yun nga po, Papa. Paano po kung ang quadratic equation ay walang real roots? Ano pong mangyayari sa graph nito?" Sagot ni Santino na tila hindi nababahala sa hirap ng tanong. Mabigat ang dibdib ni Alan habang nakikinig. Ang mga tanong ni Santino ay nagpapakita ng isang antas ng katalinuhan na lumalampas sa kanyang sariling kaalaman. Napagtanto niya na kahit na hindi siya nakapag-aral, tila ang kanyang anak ay umabot na sa antas na hindi niya kayang abutin. Ang sakit ng pakiramdam na hindi niya matulungan ang kanyang anak sa ganitong aspeto ay labis na nagdulot sa kanya ng lungkot. "Alam mo, Santino," sabi ni Alan habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Parang ang dami mo nang natututunan, no? Pero pasensya ka na, hindi ko kayang maipaliwanag ang mga tanong mo. Hindi ko na rin kaya eh. Pero Papa, gusto ko po sanang makipag-usap sa inyo tungkol dito eh," sagot ni Santino. Sa kabila ng pagkakagulo sa isipan ni Alan, sinubukan niyang bigyan ng oras si Santino upang magpaliwanag ng kanyang nararamdaman. Nang maglaon, nagdesisyon si Alan na ipabot sa DSWD ang kalagayan ni Santino. Matapos dumating ang mga kawanin ng DSWD at magsagawa ng mga pagsusuri, natukoy nila ang kondisyon ni Alan na autism. Ang resulta ay nagpapakita ng advanced cognitive abilities ng isang bata, isang aspeto na higit sa ordinaryong antas ng katalinuhan. Isang araw habang si Santino ay bala sa pagbuo ng mga complex puzzles sa harap ng kanilang maliit na bahay, dumating si Alan na may malungkot na muka. "Santino, kailangan nating pag-usapan ng isang bagay," sabi ni Alan. "Tungkol ito sa kinabukasan mo." "Pa, ano po yun?" tanong ni Santino na tila nag-aalala sa tono ng boses ni Alan. "Napagpasyahan kong kailangan mong makakuha ng mas mahusay na edukasyon na hindi ko kayang ibigay sa iyo dito," sabi ni Alan na may mga luha sa mga mata. "Kakausapin ko ang DSWD upang makita kung meron mang mga taong makakapagbigay sa iyo ng mas magandang buhay at oportunidad na matuto." "Papa, ayoko pong umalis," hikbi ni Santino habang naiyayakap si Alan. "Ayoko pong iwan ka." Nagsimula nang lumuha si Alan, ngunit pinilit niyang magpakatatag. "Alam ko, Santino, pero ang mahalaga ay ang kinabukasan mo. Gusto kong makita kang magtagumpay at umabot sa mga pangarap mo. Pangako sa'yo, hihintayin kita na maging matagumpay at isang araw makikita ako sa balita na ikaw ay isang inspirasyon na para sa lahat." "Papa, promise po ba yun?" tanong ni Santino na may malungkot na tinig. "Oo naman, Santino," sagot ni Alan habang yakap ang kanyang anak. "Isang araw makikita mo ang iyong pangalan sa balita. Kaya para sa iyo to at para sa iyong kinabukasan." Sa kabila ng pag-aalala ni Santino, naiintindihan niya ang dahilan ng pagdidesisyon ni Alan. Ang pagmamahal na ipinakita ng kanyang tatay at ang pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap ay nagbigay ng lakas sa kanya upang tanggapin ang pagbabago. Sa huli, nagpasya siyang sumunod sa desisyon. Umaasang ang bawat takbang na ito ay para sa kanyang sariling kapakanan at kinabukasan. Matapos ang pag-alis ni Santino sa ilalim ng pangangalaga ni Alan, nagpatuloy ang buhay ng binata sa kanyang mga nakagawiang gawain. Bumalik siya sa pagiging janitor sa eskwelahan na parang walang nagbago sa kanyang araw-araw na rutin. Ang mga gawain sa paaralan ay nagbigay sa kanya ng kahulugan at layunin. Kahit na walang katumbas, ang puwang na iniwan ni Santino sa kanyang buhay. Sa mga unang linggo matapos ang pag-alis ni Santino, natanggap pa ni Alan ang ilang liham mula sa bata. Ang mga liham na ito ay puno ng ligaya at pag-asa na nagkukwento ng kanyang mga bagong karanasan sa kanyang bagong tahanan sa Amerika. "Pa,
Nandito ako sa bagong pamilya ko po. Ang mga nag-ampon sa akin ay mga Amerikano at mayaman po sila. Nakakatuwa dahil makakapag-aral ako ng mabuti po dito, sabi sa isang liham. Ang mga bagay dito ay kakaiba pero sinisikap ko pong maging mabuting bata. Miss na po kita, Dad. Ang liham na iyon ay nagbigay sa kanya ng ligaya. Naramdaman niyang tama ang desisyon niyang ibigay si Santino sa isang mas magandang pagkakataon sa buhay. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ang mga liham mula kay Santino ay unti-unting huminto. Ang huling liham na natanggap ni Alan ay nagbigay ng balita na maganda naman ang kinahihinatnan ni Santino sa pag-aaral niya sa Amerika. Ang liham ay nagtatapos sa pangako na magbibigay siya ng update sa kanyang bagong buhay. Nang lumipas ang mga buwan, hindi na muling nakatanggap si Alan ng liham mula kay Santino. Ang kawalang balita ay nagdulot ng kaunting pangungulila sa kanya. Ngunit higit pa rin ang kanyang kasiyahan. Alam niya kasing ang anak niya ay nasa isang mas maganda ng kalagayan, mas maraming oportunidad at umaasenso sa buhay. Ang pagkakaalam ng pinili niyang desisyon para kay Santino ay nagbunga ng positibong resulta ay naging sapat na kaaliwan para kay Alan. Bumalik si Alan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon ay may bagong pag-asa at pananampalataya sa kanyang sarili. Nakikita niya ang mga sakripisyo at pagmamalasakit ay may kabuluhan, lalo na sa buhay ng isang batang nasaktan at iniwan. Ngunit natagpuan ang kanyang landas sa tulong ng isang magulang na handang magsakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang pagmamalaki sa tagumpay ni Santino ay patunay ng kanyang tunay na pagmamahal at pangarap para sa anak, na kahit malayo ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanya araw-araw. Isang umaga, habang si Alan ay nagtatrabaho, nakatambay siya sa cafeteria upang magpahinga. Nakita niyang abala si Jennifer sa paghahanda ng mga sandwich at kape. Naglakas loob siyang may pag-usap. Hello Jennifer, dami mong ginagawa ah. Okay lang ba lahat dito? Tanong ni Alan, sinusubukang magpakita ng interes. Ngumiti naman si Jennifer at tumingin sa kanya. Oo, okay lang, medyo madami lang talaga. Salamat sa pag-aalala, ikaw ba Alan? Kumusta ang trabaho mo? Mukhang marami ka rin ginagawa sa paaralan. Medyo, pero sanay na rin, sagot ni Alan. Naisip ko lang mukhang napaka-busy mo palagi dito. Baka pwedeng tumulong na ako. Pwede naman, sagot ni Jennifer na may ngiti sa labi. Pero kahit na hindi ka na rin tumulong, sapat na ang pakikipag-usap mo sa akin. Mula noon, nagkaroon ng mga pagkakataon sina Alan at Jennifer na mag-usap tuwing break time. Madalas silang nagkakaroon ng mga simpleng pag-uusap tungkol sa kanilang araw at mga karanasan. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala ang isa't isa ng mas mabuti. Si Jennifer ay nagkaroon ng mga kwento tungkol sa kanyang pamilya at ang mga pangarap niya sa buhay. Habang si Alan naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga anak at ang pagbabago sa kanyang buhay mula sa pagiging batang pulubi hanggang sa pagiging janitor. Isang hapon habang nagmamano-mano sila sa cafeteria, nagpa siya si Jennifer na magtanong. Alan, tuwing umaga parang nagiging magaan ang araw ko tuwing nagkikita tayo. May bala ka bang makipag-date sa akin minsan? Nagulat si Alan dahil sa pagiging direkta ni Jennifer, ngunit agad din siyang umiti. Bakit naman hindi? Siguro maganda rin kung makilala kita ng mas mabuti sa labas ng cafeteriang to. Nagpasyon na nga silang pumunta sa isang maliit na kapehan, isang Sabado ng hapon. Ang kanilang unang date ay naging masaya at puno ng kwentuhan. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan at natutunan nilang mas kilalanin ang isa't isa. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagbigay daan sa mas malalim na koneksyon at hindi nagtagal, ang kanilang relasyon ay naging seryoso. Paglipas ng mga taon, si Alan at Jennifer ay nagpasya na magpakasal. Sa simpleng seremonya, kanilang ipinagdiwang kanilang pag-iibigan sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng dalawang anak, isang batang babae at isang batang lalaki. Ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahal at kasiyahan, kahit na madalas nilang kinikailangan pa rin umutang upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang hapon habang si Alan ay naglalaro kasama ang kanyang mga anak sa maliit nilang bakuran, naisip niya ang buhay niya. Hindi may kakailang saya at kasiyahan na dulot ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan, pakiramdam niya ay natutunan niyang magtagumpay at magkaroon ng tunay na pamilya. Subalit paminsan-minsan, naisip pa rin niya si Santino. Jennifer, sabi ni Alan isang gabi habang sila'y nagkakape. Minsan, iniisip ko pa rin kung kumusta na si Santino. Gusto ko sanang malaman kung anong ginagawa niya na ngayon. Alan,
kahit wala siya sa buhay natin, ginawa mo naman ang tama para sa kanya noon. Sagot ni Jennifer. Pero sana ay magkita naman kayo kahit isang pagkakataon para malaman mo ang balita patungkol sa kanya. Mahalaga rin na naging bahagi ka ng kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng mas magandang simula sa buhay, di ba? Siguradong pinasasalamatan ka na ngayon ni Santino. Nang mga sandaling iyon, naisip ni Ala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at pagbabago. Pero sa kabila ng lahat, ang pagmamahal at dedikasyon sa pamilya ay nagbibigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay. Isang araw, 2 dekada na mula noong huling mag-usap si Alan at Santino, ay nagdiwang ang pamilya ni Alan ng kanyang taunang tradisyon ng simpleng birthday celebration para kay Santino. Ang bawat taon ay palatandaan ng pag-asa at pagmamalasakit para kay Alan, kahit ni hindi na siya tumatanggap ng mga liham mula sa bata. Ang isang maliit na cake, paboritong pagkain ng kanyang pamilya at mga kwentuhan ang naging bahagi ng kanilang selebrasyon, kasabay ng pananalangin para sa kalagayan ni Santino. Pero sa kaparehang araw na iyon, malayo sa maliit na pagdiriwang sa buhay ni Alan, si Santino ay nasa airport na nasa kanyang pagbabalik na para sa Pilipinas. Sa kanyang mga mata, ang bansa ay hindi na ang kahulugan ng sakripisyo at paghihirap, kundi ang Pilipinas ay puno ng mga alaala at pangarap. Ang kanyang mga magulang na Amerikano, matapos makita ang kanyang tagumpay, ay nagtangkang ipakita sa kanya ang pagmamalaki sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Naging maganda ang buhay niya sa Amerika. Sa kanyang bagong estado, si Santino ay isa na ngayong milyonaryo. Resulta ng kanyang dedikasyon sa pag-aaral at pagsusumika. Matapos ang kanyang pag-graduate bilang doktor sa edad na 15, siya ang naging isa sa pinakabatang doktor sa buong mundo at nagawa niya nga ito dahil sa kanyang talino. Pagkatapos nito ay sumubok siya ng mga negosyo at sumulat ng isang libro na lumabas sa mga bestseller list. Ang lahat ng mga tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng financial stability, ngunit hindi siya nakalimot sa kanyang mga pinagmulan. Pagdating ni Santino sa bansa, nagpasya siyang bumalik sa eskwelahan na nagbigay sa kanya ng simula. Binisita niya ang mga lugar na nagmarka ng kanyang nakaraan, hanggang sa makarating siya sa eskwelahan kung saan si Alan ay patuloy na nagtatrabaho bilang janitor. Ang kaalaman tungkol sa bagong pamilya ni Alan ay mabilis na kumalat, kaya't alam ni Santino ang lahat na ito mula sa mga lumang kakilala sa paaralan. Habang si Alan at ang kanyang pamilya ay nagkakasama sa kanilang simpleng pagdiriwang, biglang dumating si Santino sa kanilang bahay. Ang pagkakakita muli ni Alan sa batang kinuha niya sa gilid ng kalsada ay para bang isang himela. "Santino?" tanong ni Alan na halos hindi makapaniwala. Nang makilala nila ang isa't isa, bumuhos ang mga luha at emosyon. Umakbay si Santino kay Alan, hindi mapigilang umiyak sa muling pagyayakap sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa buhay. "Papa, namiss po kita," sabi ni Santino, habang ang kanyang tinig ay nanginginig sa damdamin. "Hindi ko alam kung paano ko masusuklayan ang lahat ng ginawa niyo po para sa akin. Napakalaki po ng sakripisyo niyo, Papa." Si Alan, sa kabilang banda, ay nanginginig sa kagalakan at pagkamanga. "Hindi ko akalaing magkikita tayong muli, anak. Hindi ko alam na magiging ganito kakahusay at tagumpay sa buhay." Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Nagkikwentuhan tungkol sa mga taon na nawala at pinag-usapan ang kanilang mga pangarap at plano para sa inaharap. Ipinakita ni Santino ang mga nagawa niya at ang buhay na meron siya ngayon. At naglaan siya ng oras upang ipakita kay Alan at sa kanyang pamilya kung gaano siya nagpapasalamat. Ang maling pagkikita nila ay puno ng emosyon at kasiyahan na nagbigay daan sa isang bagong simula. Ang koneksyon nila na hindi nasira ng distansya at panahon ay lumakas pa. Si Santino ay muling naging bahagi ng buhay ni Alan, hindi bilang isang batang iniwan, kundi bilang isang matagumpay na anak na patuloy na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanyang tunay na pamilya. "Papa, gusto ko mang ipakita ang pagpapasalamat ko sa lahat ng ginawa niyo po para sa akin," sabi ni Santino habang sila ay nasa likuran ng bahay, kung saan nagkaroon ng maliit na pagtitipon kasama ang pamilya ni Alan. "Mula ngayon, ako na po ang bahala sa pag-aaral ng mga anak mo. Mga kapatid ko na rin po sila. Ang kanilang edukasyon ay ituturing kong pagbabalik at pagsauli ng pagkakataon na ibinigay mo sa akin noon," namangha si Alan. "Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, Santino. Ang plano mong ito para sa aking pamilya ay higit pa para sa inaasahan ko." "At hindi lang po yun," dagdag ni Santino. "Gusto ko rin pong magtayo ng negosyo para sa pamilya niyo. Isang tindahan sa tabi ng bahay ninyo para makapagbigay sa inyo ng karagdagang kita." Ang mga mata ni Alan ay puno ng luha at kagalakan.
Santino, yung mga plano mo, labis kang pinasasalamatan yan. Ang ginawa mong ito ay magbibigay sa amin ng bagong simula. Ang tindahan ni Tinayo ni Santino ay naging malaking tulong sa pamilya ni Alan. Ang negosyo ay umunlad at nagbigay ng karagdagang kita sa pamilya. Hindi na kinailangan pang umutang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang tindahan ay naging simbolo ng kanilang bagong pagkakataon sa buhay. Sa pagalipas ng mga buwan, patuloy ang kanilang pagkakamustahan ni Santino. Nagpapadala siya ng mga liham at updates at paminsan-minsan ay bumabalik sa bansa para sa mga bisita. Ang kanilang komunikasyon ay laging puno ng kagalakan at pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Papa, napansin mo po ba na kahit gaano tayo kalayo sa isa't isa, hindi tayo nawawala ng koneksyon? Tanong ni Santino sa isang tawag. Oo, Santino. Alam mo anak, ang relasyon natin ay higit pa sa pisikal na distansya. Ito ay tungkol sa pagmamahal at pagkakaalam sa tunay na halaga ng buhay, sagot ni Alan. Sa bawat pag-uusap, mas lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Si Santino ay isang respetadong doktor sa Amerika. Ngunit, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang pinagmulan at ang taong nagbigay sa kanya ng simula. Si Alan naman ay masayang tinatamasa ang bunga ng kanyang pagsusumikap at ang suporta ng kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanilang kwento ay nagpapatunay na ang tunay na kahulugan ng buhay ay nasa pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa at nagbigay ng pagkakataon sa mga taong nangangailangan. Ang pagmamahal at pagkakaisa ay nagdadala ng tunay na kasiyahan at katuwang na tagumpay sa buhay.